Yo! What's up na naman sa inyo mga kapatid, no? Ito na naman tayo sa panibago nating video kung saan tatalakayan natin si Gideon and si Lucky. Ayan, so 2 BNGs and different scenario, different cases. So, syempre magsisimula tayo pagkatapos ng intro natin. Kaya eto na! Are you ready? So ayan guys, we're back again. Ito na si Gideon. Ayan, si Gideon. And then ito naman si Lucky. Lucky boy. Ayan. So pag-usapan natin silang dalawa. A few moments later. Ayan guys, so hi. Ito yung 2 BNGs natin. So both cannot fly. These birds are not mine, guys. These birds are not mine. So, bali, ano sila? Galing sila sa mga previews na, ano natin, na clients natin. Ayan. So, okay. Unahin natin tong si Gideon. Come on. By the way, guys, they are not related. Hindi to galing. Hindi sila galing sa isang tao lang. Ayan. So, come on. Gid, come on. Gid. Hindi nila din ako ilala. So, nagulat din ako bakit biglang ang bait lang nila. Ayan, so this is Gideon, guys. She's female, by the way. And then, bakit hindi siya makalipad? Yun pala ang case nila, guys. Parehas silang hindi makalipad. Si Lucky naman na technically hindi talaga siya makalipad. Pero kasi feather, tawag doon? Nagtitistes. Yun, nagtitistes siya ng mga balahibo. Ayan, ganyan. Si Gideon naman, eto, si Gideon. She came from a broken wing. Yung parang ganit, di ko alam kung balikat or siko is nabalik. Ow! Ow, 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 ow! Ayan, nabali yung ganun niya. So, nirepair siya ni Doc Nielsen. And then, ang sabi, makakalipad pa naman daw. So, I'll be doing my best para tulungan ang may-ari nito, si Gideon. Ayan. So, si Lucky naman, ayan, si Lucky naman, ow, nagtitistis siya ng mga flight feathers niya. And then, nung Monday pa siya nandito, I mean Sunday, and then si Gideon kahapon lang, which is Tuesday. Ayan. So, ang case nilang dalawa is parehas silang hindi makalipad. Pero different scenario. Si Gideon is galing siya ng broken wing, gaya na sinabi ko kanina, sila ay naman nagtitistes. Ayan. And then one more thing about kay Lucky is ang sabi ng owner niya is sobrang ingay. As in, hindi siya talaga hindi siya tumitigil, kakasigaw, ganyan. Okay. So, ano bang ginawa ko? Si Lucky, na-observe ko siya for 2 days nang mag-isa. At hindi siya nag-ingay. Okay? Until now na may kasama na siya, si Gideon. Anong ginawa ko? Nagbibigay lang ako sa kanya ng mga ganito. Mga sanga-sanga na pwedeng sirain. Ayan. So, sinisira nila yung dalawa. And then, syempre, quality food pa rin tayo. Vegetables and fruits. Ayan. So, tomorrow, si Lucky dadalhin namin siya nung may-ari kay Doc Nielsen. Ay, Lucky. Ayan. Dadalhin namin siya kay Doc Nielsen. And then, hopefully, na makitaan ni Doc Nielsen ng improvement dahil doon na din galing sila kay before. Si Doc Nielsen ang nagtanggal ng mga siraan niyang flight feather. So, hindi ko alam kung second time na to or third time. Lucky! Kakalinis ko lang tayo nga. Wala kang makuha dyan. Ayan. Tapos, ayun. We'll try to figure out kung anong kailangan gawin. Lucky ang kulit mo, ha? Kay Lucky, kasi ang gusto ng may-ari dito is makalipad siya. Which is, yun din naman talaga ang gusto ko na mangyari sa kanya. And then, hopefully,
na maging successful tayo sa gagawin natin na to, which technically will be hard para sa akin and para sa owner dahil malalayo sa kanya si Lucky. And then ako naman, hindi ako kilala ng ibon na to, so I have no idea kung paano ko siya i-recall. Pero given the situation, ayan, nakikita nyo naman, hindi siya, mabilis kami nagkapalagayan ng loob ni Lucky and ni Gideon. Hindi rin naman to sa akin. Ayan. Pero, nahahawakan ko sila kagad. Pero yung simula, hindi talaga ganun kadali, guys. Nagkaroon ako ng sugat dito. Namagapa yung braso ko na to, namagapa to nung Sunday, kakahilom-hilom na niya. Ay, hindi ako nagva-vlog nung mga nakaraang araw kasi masakit, baka makita nyo, matakot kayo sa Macau, yun ang ayoko. Pero nasabi ko na, pero okay lang, nagbago siya, as in, nakikita nyo naman, diba, playful, healthy, ang bigat nitong dalawa na to. So Lucky, I guess 1.1, and then si Gideon is around 900 grams to 1 kilogram ang bigat niya. Hindi naman nagkakalayo. Aray ko, anuhin Lucky, huwag paglaruan yung tinga ko. Ayan, hindi naman nagkakalayo yung timbang nila, so technically hindi sila stress parehas. Ayan, hindi sila stress parehas. So, ang challenge dito sa akin is to find out yung naging cause kung bakit si Lucky ay, alam nyo na, nagtitistis siya ng flying feathers niya. Well, sige yun, given na nagkaroon siya ng ano talaga, disability. E, nakikita nyo, yung kabilang wings niya gumaganon while yung isa steady betlog lang. Diba, napapansin nyo ba? Ayan. Basta steady betlog lang. Di ba lang kung, ito yung steady betlog lang. Ito ata yung, yun nga. Kasi yung kabila, pag inahawakan ko, hindi naman, siya nagagalit. Come on. Kasi tingin natin. Gid! Hop! Ito nga. Ito nga yung galing sa broken wing. And then, ito yung hindi. Nakikita nyo ba? Nagkakaroon din siya ng yellow spots. Ayan, no? Galing, no? Up. Open. Lucky! No. Ayan. So, ayun nga. Galing siya ng broken wing. Hopefully. Well, I really hope na matulungan ako ang may-ari nito ni Gideon. Kung hindi, I don't know kung anong plan niya. Pero most probably, she will gonna be up for sale. Yun yung pinaka magiging hypothesis ko sa mangyayari. Up for sale, which is only good for parang pet lang ganun. And then, eto naman si Lucky. Gusto talaga na may-ari is ma-cure siya, bumalik yung flying, yung paglipad niya. Ayan, kasi dati sa both are dating, aray ko, Lucky. Galing silang free flight parehas. Free-flighted birds tong mga to. Free-flighted birds sila. Kaya nakita nyo sobrang tame nila. Kahit hindi nga ako may-ari, nahawakan ko. Kiss mo. Good bird. Ayan. Ayan, nagigigil pa rin ako sa mga makaw na to. Ayan, so kaya sila tinawag na gentle. Aray ko, masakit yung kuko mo eh. Aray. Gentle giant. Ayun. So, ayun na guys. This will be the end of our vlog. And susubukan natin na gawin documentary to. Kung aabutan. Lagi tayong hindi inaabutan ng documentary natin. Dahil gusto ko talaga, ma-cure agad sila. Kaya sabi ko, aggressive way ka ako na pwede natin gawin sa kanya is ibalik natin kay Doc Nielsen. Oh, go. Ayun, aggressive way namin na pwedeng gawin is ibalik namin kay Doc Nielsen si Lucky to find out ano talaga ang pwede namin gawin. Okay? Kasi ako, sa experience lang, hindi ko kaya. Kailangan ko talaga ng expert's advice para matulungan sila Lucky. Ayan, so, well, ang gusto ko talaga is maano sila.
mga free flight ulit natin. Ito din si Gideon. Sana ma free flight pa rin. Si Gideon, ang nangyari sa kanya, sinuksukan siya ng bakal between the bones para magdugtong. Ayan, 'di ba? Ito yung buto niya, ito yung buto niya. May nakaganon. Parang naka-clamp sa buto niya yung bakal para mag-repair. So, ayun, hindi ako sure kung ano ba dapat gawin. Kaya we need an expert advice. So tomorrow, Thursday, July 9, pupunta kami kay Doc Nielsen para ayusin or ipa-check si Lucky. And then eto naman si Gideon, I'll try to give therapy sa wings niya. Hopefully mag-success. And if not, hindi ko alam kung anong mangyayari or kung anong balak gawin ng owner ni Gideon. So, kung i-up for sale siya, ako rin naman ang magbebenta sa kanya. Kaya kung may interesado dyan, message nyo lang ako. Kaya para masabi natin sa owner. Ayun. So, speaking of guys, galing sila din hand-feed. Hand-feed sila parehas. So, hanggang ngayon, ha-hand-feed namin sila. Nung pinsan ko na si Mac, yung may-ari kay Luna. Ayan. Ah, by the way, nandito na rin tayo sa hand-feed. Gusto ko nga palang i-suggest sa inyo yung Smart Bird. Smart Bird formula na ang may-ari is si Paolo, and then etong formula na to, which is the Pastelan. Ayan, si Ricky tayo tuloy. Boss Ricky nga pala yung taga-Malolos. Si Ricky Agsalud naman ang may gawa niyan. So, gusto ko silang i-plug dahil nagpapatulong sila sa akin. So, magpapag-giveaway tayo ng, hindi ko alam kung tatlong 150 grams ba yun para sa Smart Bird formula para matry din. And then, yung kay Ricky, hindi ako sure kung ilang grams yung papag-giveaway namin. So I'm just trying to help yung mga tao na kailangan ng tulong. Ayan. So plug ko na rin sila, si yung Smart Bird formula and then yung Pastelan ba yun? Pero alam ko bago na yung name yun eh. Ayan na si Ricky Agsalud ang may gawa. So kung interesado kayo kumuha ng hand feeding formula. Mahal yung jersey ko na yan. Huwag mo sirain. Ayan. Kung interesado kayo kumuha ng hand feeding formula, message nyo lang. Eto. Tsaka eto. Ayan. Okay guys. So, that's the end of our vlog. Nawa ay nabigyan ko kayo ng educational vlog. Ayan. So, bye-bye. Hopefully, nag-enjoy kayo. Please do like, share the video, at mag-subscribe na kayo sa channel natin. Okay? Peace.